Good morning mga dads, welcome to my channel. So mga dads, meron tayong problema ang sinosolve na. So baka ganito rin yung problema nyo mga dads. So ganito na ba ang aircon nyo mga dads, na tumutulong na siya ng tubig sa loob? Ayan, so kung mapapansin nyo, madami-dami ng tubig na naipon si madam. Ayan, so bakit nga ba tumutulong yung aircon natin mga dads? At ano ba ang mga dapat gawin? At paano nga ba ito maiiwasan na magkaroon tayo ng water leak sa ating mga minamahal na aircon? So mga kadads, kung gusto nito malaman, panoorin nito. So mga kadads, tara, let's go. Then ito mga kadads, ang una natin gagawin mga kadads, syempre lilinisin muna natin siya. Ayan. So titingnan ba natin kung may mga abaraba sa drainage niya. Then marumi na ba siya para tumulo siya. So titingnan din natin kung naka-level ba, na mababa ba yung level niya sa tuluan ng tubig mga kadads. So ito. So ito pagbukas natin mga kadads, ito yung bumungod sa atin. So kung mapapansin nyo yung copper niya, so yung balot niya, ayan, nangitim na. So nagmo-moist na siya. So masasuggest natin kina ma'am na i-pump down na to, then palitan ng balot, or kung manipis na yung insulation foam niya ay palitan na lang natin. Kaso next time na daw, so kailangan na daw kasi nila ng malamigan dito sa room. So i-schedule na lang yung pag pump down, pull down cleaning natin mga kadads. So ito mga kadads, ipa-front ko lang yung cam ito. So napansin ko kagad na barado na yung drain niya. So ayan, may tubig na siya. Then ayan, kapit na yung dumi niya. So namuuna na yung dumi niya sa taas. So kaya binuksan ko yung evaporator niya, inangat ko, para makita natin kung gano'ng kadumi yung sa bandang loob or sa mismong drain pa niya. Ayan. So napansin ko na rin mga kadads na nangalawang na siya. So lagi siyang babad sa tubig, kaya nangangalawang yung ano natin mga kadads. Ayan. So ayun, so medyo malikit yung cam ko. Ayan, so nangalawang na talaga siya. Then maganda naman yung moist niya. So malamig siya kanina, kaso mahinang mahina talaga. Then ito, ayan, nabalutan na natin siya. Binabanatan natin ngayon yung drainage niya mga kadads. Ayan, so lumabas na kanina yung buo-buo ngayon. Ayan, madumi na yung tubig. So matagal-tagal na rin. So mga kadads, ayan, babanatan na natin. So pag-spray, lagi kong pinapaalala mga kadads na huwag nating hayaan na mayupi yung mga cooling pin natin. So dapat natin gawin mga kadads ay kontrolin natin yung pressure, then diretso yung pagbuga natin mga kadads. Ayan. So may adjust naman yung pag-spray natin o yung power spray natin kung gano'ng kalakas yung pressure nyo. Unlike pag portable, sobra lakas siya. So kailangan magyan ng distansya yung pag-spray. So mga kadads, kung bago ka lamang sa channel nito, so don't forget to subscribe. Then i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So may mga i-comment din kayo o suggestion mga kadads, na mas mapapaganda pa yung video natin, mas maganda mga kadads. At kung may mga katanungan naman ay sasagutin natin sa abot ng ating mga kakaya. So tara mga kadads, let's go! So ito mga kadads, at binabanatan na natin yung pan blade niya. So kasama na yun sa ilalim. Ito kung mapapansin nyo, ulit-ulitin natin siya dito kasi medyo makapit na yung dumi. So minsan ayaw pa nga matanggal ito. Ayan. So pagkatapos yan mga kadads, siyempre ulitin pa natin yung sa coil lang, kasi yung mga tumalsik na dumi na galing sa pan blade ay babalik sa coil. So kaya maganda talaga mga kadads kapag ganyan nakadumi, i-pump down na para malinis natin siya ng maayos. Ayan. So i-spray natin ulit yung evaporator niya para mahulog yung mga duming galing sa pan blade kanina. So tara mga kadads, let's go! So ito mga kadads, kailangan pa natin ng basahan kasi ayaw na matanggal sa power spray yung dumi. Ayan. So kahit pinaka-spray ko na siya, tinutok ko na, then tinulis ko na yung pang-spray natin na pressure, ayaw pa rin talaga. So kailangan pa rin ng basahan. So maganda talaga pag ganyan mga kadads, si pump down, para mapunasan ng maayos, malinis ng maayos, at pati yung sa likod ng evaporator, napaka-importante mga kadads. May sigurado ako mga kadads na napakadumi yan. So hindi pa lang pwede ngayon kasi busy sa time si na ma'am. So medyo matagal kasi yung pag-pump down mga kadads. So abala sa business nila. So maraming salamat pala kay ma'am na nagtubala sa atin na subukan ang ating servisyo. So shout out po sa inyo ma'am. Maraming salamat po.
So mga dads, tara, let's go. Ayan, so si Parang Pops, binabanatan niya na yung mga cover. Ayan. So after nyan mga dads, siyempre, babanatan na natin yung auto. Tara. Kailangan ng pagkaarang itong mga bagay na ito sa mundo. Ay, sorry po. Maglilinis lang po ng aircon. Pare, tangos! Pare! Pare-pare, G! Di natin siya mabuksan doon. So, delikado yung mga kuryente. Mamakuryente tayo. Pero nalinis natin siya ng maayos dito sa likod. Ayan. So, pwede na tayo bumaba mga dads. So, babalik sa daang matuwid. So, ayan yung inakit natin. So, shout out po sa some medical laboratory. So, ayan yung outdoor na inakitan natin. So, tara, i-check natin sa loob mga dads. Ayan. So, then, isasaksak muna natin siya. Ayan. Oiks, nahulog pa. So, isasaksak natin ulit. Ayan, so yung tumunog siya. Then ito mga dads, tinatry na natin siya. So dito mga dads, magre-recall lang tayo. So alamin natin kung bakit ba nagkakaroon ng water leak ang isang aircon mga dads. Una mga dads, kung napansin nyo, barado yung drain niya. So dahil yun sa dumi mga dads. So number one dyan, kung bakit nagkakaroon ng water leak yung aircon natin ay dahil sa dumi mga dads. Pangalawa mga dads, pag hindi naka-decline yung unit natin na indoor. So kung hindi siya nakapaslide ng konti, papunta doon sa drain natin mga dads. Kasi pag hindi siya nakaslide, maiipon yung tubig hanggang sa mapuno, aapaw siya mga dads. Ayan. So kadalasan mga dads, yun lang naman yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng water leak yung aircon natin. So tara mga dads, let's go. So ayan mga dads, medyo malakas na yung hangin niya. So sana hindi na siya tumulo. So pag tumulo yan mga dads, at kailangan na natin talaga siyang i-pump down. Pero nakita nyo naman na wala na yung bara niya. So na-plashing na natin siya ng maya. So mga dads, kung nagustuhan nyo itong video to, so don't forget to subscribe and click yung notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So huwag nyo na rin kalimutan mag-suggest sa mga dagdag kaalaman mga dads na may share nyo sa atin, at mga katanungan na sasagutin natin sa abot natin makakaya. Maraming salamat mga dads. See you in my next video. God bless.